Gigising lang, tsaka magandang araw ngayon. Good morning sa lahat ng mga viewers ko dyan. Dahil magandang araw ngayon, mag-umpisa ng tapusin yung project sa labas. Okay guys, sama lang sa labas. May nagluluto yung chef. Tingnan natin muna bago mag-start ng work. Labas na tayo ng kwarto. Oy, good morning everyone. Umpisa na ng vlog namin dito sa bahay. Oops. Oops. Nandito na pala ang mga chef. Ayan, nagluluto. Kaso hindi pa nila naumpisahan yung cooking vlog nila. Ako na lang muna mag good morning muna sa camera. Good morning guys. Don't forget to subscribe. Ayan, daming click the button. Dapat mga kapanday. Yan, itong niluluto nila. Luluto kami ng chicken curry. Yan. Ito pala yung batang makulit, to. Hi muna. Hi. Oh, hindi nag-hi. Yan. Babalikan natin sila mamaya pag matapos na. Na-shout out na pala yan kahapon, no? Oy, shout out ulit yan. Umpisahan na natin yung project natin sa labas. Oops. Masilaw. Ganda ng panahon ngayon. Yan, naka-ready na yung mga gagamitin ko. Yan lang yung kahoy, tsaka yan. Umpisahan ko na mga kapanday pala to. Tama yung sinabi ni Romar, mga kapanday yung mga viewers ko. Okay? Umpisahan na natin. I-set ko muna yung camera para maganda. Guys, magsimula na tayong gumawa ng project natin. Kaya watch na lang muna kayo sa gagawin nating project. Pakita ko sa inyo guys. Bali, hindi kami gumagamit ng dito ng inches tsaka centimeters. Yung ginagamit namin dito, yung tape measure namin o yung meter tape namin, ginagamit namin is mm. Kasi mas accurate na yung mm kaysa inches. Bali, hindi kami gumagamit ng lahat ng sukat namin dito is millimeter. Yan. Kita nyo yung meter tip namin. Yan. Gamit namin is mm. So, halimbawa yung measurement ng frame natin is 400
It means equivalent niyan is 40 centimeters. Yan. Sa inches is yung 12 inches is nasa 30 point, or nasa 33 millimeters yon or nasa 30 cm. Ganon yun yung equivalent nun. Pero karamihan, yung ginagamit talaga namin dito is ito mm, kasi mas accurate to, makikita mo yung sukat mo talaga. Yan guys, yan dagdag information lang pala yung ginagamit namin dito na sukatan is mm. Yan. Dito sa New Zealand kasi panay kahoy yung ginagamit, kasi mura yung kahoy dito kontra sa bakal. Tsaka makahanap ka talaga ng iba-ibang klaseng materials na kahoy dito. Katulad nito, yung kahoy na ginagamit namin is pang outdoor talaga to. Dami kasing klaseng type ng kahoy na ginagamit dito. Halimbawa pag sa loob, karamihan na ginagamit sa loob is SG6 SG4, ganon yung pang frame, yung kulay pink yun, pang loob lang yun. Ito kulay green or H3 to. Meron ding SG8 or SG10, yun pang labas yun. Yun yung daming klaseng dito tawag ng kahoy. Kaya dapat mo pag dito ka magtrabaho, malaman mo talaga yung mga materials na gagamitin mo. Itandaan mo talaga. Kasi mahirap. Hindi basta-basta yung kuha ka lang ng kuha ng materials, dapat alam mo rin yung mga classification niya. Yan. Ito yung mga kahoy na nakikita nyo, yung parang kulay green. Yun, panlabas yun. Kasi treated na nila yun. Yung ginagamit ko palang battery is 5 amps na 18 volts. Mas maganda to kay merong tatlong klase na battery nang makita. Merong 3 amps, 4 amps, 5 amps at saka 6 amps. Itong binili ko mas okay to. Mahal kasi yung 6 amps. Yung 6 amps nasa 200 plus dollars. Samantalang ito is nasa $144. Isang amps lang naman yung nila. Pero pag ginamit mo yung 6 amps, matagal kasi malubat yun. Pero mahal. Ito, mas okay na to. Matagal din gamitin to pag sa pag sa mga drill o kaya sa circular,
makarami-rami ka rin cutting, pero pag kinating mo yung makapal, madaling malubat. Yan. Ito yung ginamit, binili kong circular saw. Magandang klase din to eh. Daming klase kasi, yung iba, pagkaliwite, yung plate niya, dito sa kanan, ipagkanan ka, ito. Magandang ano to kasi malapit makikita mo yung blade, yung pagkating mo o diretso o hindi. So mag start na tayong magkating ng ilalagay natin. Yung una lang muna ang gagawin natin para makita natin kung maganda ba o hindi. So guys, mag start na ako ng cutting. Bali yung size pala ng frame is 40 by 300. Yung height niya is 330 centimeters, tsaka yung width niya is 400 centimeters. At may isa pala akong tawag dito, isa akong dapat nyo malaman, dapat sa pagtatrabaho dito kailangan natin yung safety first. Maingay kasi ito, kailangan natin ng air plug kasi nakakasira ng ano to, nakakasira ng meron kasing decibels na yung sound, bali decibels yung tawag nun, yung measurements, merong decibels na 90 decibels lang yata yung kaya ng tinga natin. Pag sumubra doon, yun, masisira na yung ano natin, kaya kailangan natin ng air plug for safety purposes. Kunin muna natin yung susi kasi nandun yung helmet ko na yung may air muffs. Hello mga kapanday, ito palang binili kong helmet. Nagtataka kayo bakit ito yung helmet, di ba? Kikita nyo ako na helmet dito kasi hindi naman nila binabasihan kung anong kulay ng helmet mo. Unlike sa Middle East na may specific na helmet na talaga na sinusuot. Halimbawa, minsan sa ibang site, pag itim ang helmet mo, sabihin nila mataas ang posisyon mo, ganun. Sa Middle East yun, ha. Tapos pag pula, safety. Pag mga blue, orange, yun, mga pangkaraniwan, puti. Foreman, supervisor, or engineer. Pero dito hindi binabasihan yung helmet dito sa trabaho. Kahit anong helmet, basta protektado yung ulo mo from mga falling objects, yun. Tsaka yung helmet dito may ano na siya, may tawag dito, may lagayan na siya ng air muffs. Kaya mas handy. Yan. Kasi mostly pag nasa construction ka, maingay, lalo na mga power tools, kailangan mo talaga ng air protection. Kaya guys, magsuot tayo ng air protection. Maingay kasi yung ano, maingay kasi yung circular, kaya protection din yun sa tinga natin. Meron pala akong isang tip sa inyo guys. Alam ko karamihan sa inyo marunong nang gumamit ng mga power tools, pero para sa mga baguhan, kung hindi mo alam yung tools na gagamitin mo, yung pinaka
importante at unang gawin mo bago mo gamitin ang isang tools ay may manual yan, di ba? Pag binili mo, naka-box. Yun, basahin nyo muna yung manual kasi nandyan nakalagay lahat ng information ng isang tools na bago mo gagawin. Yan yung very first tip bago mo gamitin yung isang tools, lalo na power tools, na to read the manual first before you use. Kahit na magaling ka pa or ano, yung importante talaga, basahin mo yung manual. Yan yung isang tips ko pa pag gumamit ng mga power tools. Read the manual first. Kasi dyan mo malalaman lahat ng mga specification ng isang tools. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung yan yung nakabit na natin. Na bali yan na siya. Maliit lang na frame sa loob ng frame uli. Yan. Lagayan lang naman diyan. Oops. Lagayan lang naman ng tawag dito. Ilagay diyan sa loob yung ilaw. Solar lights. Yan. Guys, babalik magbibideo ulit tayo pag makating ko na lahat. Mahaba na kasing oras. Okay? Babalik magbibideo ulit tayo pag ikakabit na natin lahat kasi mahaba na yung minutes. Mahirap na mag-send sa babes ko ng files. Kaya see you pag kinabit na yung dalawang frame. Okay? Mga kapanday, balik na ulit tayo. Natapos na natin gagawin yung frame. Ikakabit na lang natin yung solar lamp. Yan. May isang importante akong sasabihin yun na pagkatapos ng trabaho nyo, kailangan nyo mag housekeeping. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Before and after matapos mo yung trabaho, kailangan mong linisan yung pinagtrabahuan mo. Ipapakita ko na sa inyo yung natapos natin. Tapos kakabitan na rin natin ng ilaw, solar. Yan. Natapos ko nang ilagay yung tatlong frame. Yan. Linisin muna natin yung harap natin, yung pinaka-linira natin. Yan. Natapos na natin na sabi daw ng
may-ari siya ng magpipintura nito, kaya tingnan natin yung finished product pag napinturahan niya na to. Pero pag sa akin, kunting ano na lang yan, kunting linis. Linisan muna natin yan, tapos ikabit natin yung bali itong ikakabit nating ilaw. Yan, saktong sakto lang sa ginawa kong frame. Yun, yan, bali dyan nakalagay yung ilaw, bali solar to. Ikakabit natin pagkatapos nating linisan lahat ng ano natin. O sige mga kapanday, manood muna kayo kung paano tayo maglinis, kasi importante yung linis natin. Yan. Guys, ipakita ko pala sa inyo yung result ng ginawa ko. Ito na siya. Tingnan nyo na lang mga kapanday, ito na yung result. Yan. Yan na yung result ng ginawa ko kaninang umaga. Give a like, share, and subscribe naman kayo dyan para makadownload tayo ng maraming interesting video at informative videos na ma-download, na ma-upload. So yan, please hit like and subscribe mga kapanday. Yan na yung gawa natin yan. Pag yan, guys, hit like and subscribes and on the notification para updated kayo sa video na iano natin. See ya mga kapanday.